Anong impormasyon na sinasabi mo tungkol sa kaso ng kapatid mo? Si Mang Dado'y nagplanta ng lasok kay Joseph. Paano? Gabi po ng bagong taon, nauna po kami uwi ng tatay ko. Nakita po namin nakabukas yung bituan. Pagpasok po namin, nakita ko si Mang Dado sa kusina namin. Palabas ang gate namin, patakbo. Sigurado ka siya yun? Ang daming tao na sa labas ng gabing yun, ha? Hindi yung magkakamali sa mukha na yun. Yun yung mukhang dahilan ng bungot para sa amin. Tanongin niyo pa yung papa ko. Nakita niya nakabukas. Sira pa ang pintuan namin, eh. Ako naman pinagtatakpan mo lang kapatid mo. At kung totoo ang sinasabi mo, bakit ngayon ka lang nagsalita tungkol dito? Hindi yung panahon na ini-interrogate namin yung kapatid mo. Hindi ako nagsisinungaling. Bata, nag-uusap lang tayo. Hindi, parang ginigit niyo pa ako, eh. Ako na katong tumutulong, ako po yung napapasama. Kung ayaw niyo maniwala, sige. Basta ako, malinis ang konsensya ko. Bakit naman kami maniniwala sa'yo? Kasi nagbibigay ako ng importante impormasyon tungkol sa kaso ng kapatid ko. At trabaho niyo malaman yung totoo, di ba? Abet! Oh, andiyan ka na. Halika na. Kain na tayo. Saan ka na? Galing ang presinto. Bakit? Ano nangyari? Ma-relax. Hindi ako tulad ni Utol na takaw gulo. Kinuusap ko si Romeo tungkol sa nangyari kay Joseph. Kasi nung New Year, nakita ko si Mang Dado na pumasok sa bahay natin. Dito? Akala ko noona wala lang, pero nakita ko talaga siya. Siya ang nagplanta ng lason, ano? Malamang sa malamang, ma. Eh, ano sabi na si Romeo? Wala daw kasi yung prueba. Tsaka ba pinagtatakpan ko lang kasalanan ng kapatid ko? Apo, bakit hindi mo lang sinasabi ito? Palimutan ko na yun. Di ba nakainom kami ni Papa? Tsaka di naman talaga ako sigurado nun. Kuya, alam mo naman siguro hindi ko magagawa yun, di ba? Ngayon, kailangan natin gumawa ng paraan para mapatunayan na si Mang Dado nasa likod ng lahat ng ito. Ginawa ko yan para tumigil ka na, Joseph. Hindi mo nakikita? Tuwing gumagalaw kami, napapahamak. Kaya tama na. Tama ang kapatid mo. Anak, alam ko gusto mong patunayan yung sarili mo. Pero anak, iba na pinagdadaanan mo ngayon. Kaya't huwag mong ilagay ang sarili mo sa isang sitwasyon na baka may masama pang mangyari sa'yo. Kung si Dado nga'y may gawa nito, anak, hindi lang pala yung kaligtasan mo yung sinasangkalan mo, kundi pati buhay mo.